our YouTube channel and it's Ringa Sakil and Lola here in Davao City, Philippines! And good day, worldwide, and happy Saturday, everyone! It's July 2, 2022. Ayan, it's maulan! Super duper maulan, guys! Lagi na lang umuulan sa lowland! Yes! Parating-parati na lang! Morning na morning! So, ayan, anyway, naliligo na naman yung ating mga babies. Tapos, ngayon, dahil nakapaglaba na ako, at saka wala akong gagawin, ayan o, oh, mga sinampay ko. So, ang ginawa ko today, this one, o, oh, di ba maulan, pagkatapos, ano, yung ginawa ko sa mga... Kinukuha ko sila, guys. Ayan, kinukuha ko kasi dikit-dikit na. Tapos, gumawa ako ng, yan, DIY. So, ito tatanggalin natin kasi ano siya? Blur ba? Blurry ba? Parang konti. Ayan. O, diba naka-front cam ako? Bongga ako today. First time ako mag-front cam. So, ito, ihiwalay lang natin kasi nahihiya ako. It's Saturday. Ganyanin lang natin kasi ang ano na niya, ang lapad-lapad na niya. Alam nyo guys, sa pilyen siya or air plants, makikita nyo talaga na healthy siya kasi look at the leaves. Hindi siya parang wrinkled, hindi siya parang dehydrated. So, ayan, yung normal lang. At saka ito, ayan, hindi din siya ano, basta maganda siya. Oo, tapos ito guys, since gumawa ako ng DIY, ihiwalay natin tong dalawa. O, para mas lalong dumami. Ganyan lang, bitasin lang ganito, ganyan. Mabubuhay na to guys. So ito, marami na kasi eh. So dito ko naman ilalagay itong this one, yung siliensya pa rin. Pero ano to, yung parang namumulaklak na nagbo-bloom, so ayan. Ito naman, isasabit natin dito sa DIY natin. Gaganyanin lang. Ayan. Mayroon na tayong DIY. Lalagyan ng air plants. Look. So, ayan guys. Dahil kinulang. Look. Ayan o. Oh, naisabit ko na. Klaro ba? Ayan. Naka-front cam kasi si Inday. So, mayroon pa tayong look. This one. So, gagawa pa ako ulit ng lalagyan or DIY na lalagyan ng air plants. Oh. Very madali lang gumawa, guys. Yung ginagawa ko, this one na wire. Oo, tapos ginaganyan ko para uniform yung taas nila. Pagkatapos, ano to, DIY wire. Guguntingin ko lang dito. Ayan. Kasi naglalaba ako eh. Wala akong magawa. So, vlog na lang tayo. At saka, ginaganon ko, kung may mga ganito kayo na wire, tapos hindi na ginagamit, gamitin natin sa mga plants, like air plants, pwede din to gawing ano guys, yung DIY pang hawak ng halaman. Ayan, meron na tayo, tapos ganyanin lang natin, para pang sabit sa, kung saan natin siya gusto isasabit. Tapos, ikutin lang natin dito, ganyan. Ayan. So, naikot na. Tapos, itayo lang natin pa ganyan. Ayan. O, diba may sabitan na tayo? DIY sabitan na air plants. Pero gusto ko patalikod siya eh. Ganyan lang. Patalikod yung pangsabit. Ayan. So, ganyan. Tapos, ilagay na natin yung air plants sa gitna. Ganyan lang. O, diba? Napakabilis. Yan pa ba ang bibilhin mo? Look! Ayan. Alam nyo guys, the more you propagate air plants, the more siya mag-aanak eh. Nag-start lang to sa dalawa, pero ngayon napakadami na. After more than 1 year, mag-almost 2 years na to na ngayong ano, ngayong October pa naman, malayo pa. Ayan! Ito yung mother plant. Kinuha ko kasi ang dami pang babies. Yes! Tapos, mayroon pa akong isa dito na DIY. Lalagay. Ang dami niyang babies, guys. Noon, hindi pa ganito. Parang isa pa lang yung baby niya. Tapos, iniwalay ko. Tsaka, anak na siya ng anak.
best i-propagate sa herb plant yung mga ganito, umuulan. Kasi ano siya eh, mahilig siya sa ulan din. Rain and shine ang gusto niya. Yan, hila-hila lang. Kayo mag-worry, mas lalo itong dadami. Yan, malalaki na kasi, so pwede na ihiwalay. Look! Ayan, flex ko. Pati mukha ko, i-flex ko. So, ayan. Diba, mayroon pang 2, 4, 5. Tingnan nyo naman. Ang bilis lang nito talaga paramihin. May malaki na, so kunin din natin ito para naman makapag-produce din siya ng kanyang sariling babies. Ayan. Mag-iwan lang tayo ng dalawa. Ayan, dalawa. So, siguro mga after 1 year nito, guys, marami na talaga ito masyado. Oh, so, thanks to Ma'am Tintin. Ma'am Tintin. Si Ma'am Tintin kasi ang nagbigay sa akin nito eh, air plants. Hindi naman ako mingin. Tingin lang ako ng tingin. Pero naiinggit ako. Sabi ko, ang ganda ng air plants. Sabi niya, Ma'am, gusto mo ng air plants? Ah, gusto mo nito? Oh, yes, Ma'am! Ganun lang. Tapos sigurado naman ako, pag nanonood si Ma'am Tintin, ma-happy yun ngayon kasi naparami natin. At nabubuhay yung air plants na binigay niya, guys. Oo. So, at least, di ba? Ayan na, si Mother, nagiging 2 ulit. So, ito yung last pair. Look! So, aside sa mga ilabang, ay, nakakahiya naman yun. So, ayan! Ayan naman yung ating air plants. Ayan! O, diba? Kay ganda naman tingnan. Look! At saka hanggang doon. Ayan, hindi ko lang mai-focus, guys, kasi ayan, focus na kasi maulan. Oh, pinapaulanan ko sila talaga. Rain and shine. Walang sadyang dilig. Meron pa dito sa baba. Ayan, look. So, ayan. Oh, nakaka-happy pag maraming halaman, no? Tsaka si Talisay, oh. Nagiging maganda ulit. Oh, mas lalong kumapal. Maraming tumubo. At tsaka alam nyo, guys. Oh, naglinis ako ng fish. May isda kasi kami, look. Ang fish. Oh, may bygone ako dito. May fish. Hello! Ano to na fish eh? Fighting fish? Fighter? Fighting. Fighting fish ang alam ko. Binigay lang to kay Kuya Ramram. Tapos naman, yung mga babies natin, ayan, di masyadong klaro kasi madilim. Super gloomy. Ayan, pinasok ko muna sila kasi 1 week na silang laging nauulanan. Yung iba naman parang susuko na. So, ayan, nilagay ko muna sila dito at saka pinapahanginan. Look, malalaki na kasi sila. So, yun lang guys. Yun lang ang ginagawa ko for today. Tsaka paupo-upo, pahangin-hangin. Maulan. Nakakatigmi. Pag naglakad-lakad dito, super duper. So ako dito, pag maulan, ganito yung ginagawa ko. Paupo-upo, pa-cellphone-cellphone. Patingin-tingin sa paligid kung anong pwedeng gawin kahit maulan. So ganun, care tips na lang para sa mga babies. Ang mga babies guys, pag dry yung babies mo, tapos ganitong panahon, paulanan nyo din. Pero yung akin, sinilong ko kasi 1 week na laging umuulan. Sinilong ko muna kasi pag hindi pa masyadong strong yung stem ng baby mo at saka lubog na lubog talaga siya doon sa soil. Ang mangyayari kasi dyan, since hindi pa siya strong, hindi pa din ganun kadami yung roots niya. Yung stem malapit sa roots or roots connected sa roots, mag-ano kasi yan eh, stem root rot. Stem at saka root rot. So, mapuputol yan. Malalanta yung baba. So, pero hindi naman siya yung lanta talaga na dadating sa ibabaw. Hindi lahat. Mayroon ding magkaka-root rot or magkaka-stem rot na sabay lagas yung mga dahon. O magiging ganun. Kasi yung impact din ng butil ng ulan, hindi pa kakayanin ng mga babies. O tsaka lalo na sa dahon nila, di ba ang liliit nila, pag malakas masyado yung ulan, tsaka laging nababasa yan, magmamashy-mashy yan. Kasi
pag nauulanan yung leaves na maliit, possible dyan, papasok yung tubig at saka yung leaves niya malalagas, malalanta yung buong katawan ng ano. Swertihin lang tayo kung magkaka-root rot lang yan. O, may swerte pa. Kasi yung maiiwan sa ibabaw, magkaka-root yan at mabubuhay. Pero yung mag-uumpisa siya sa taas at sa talagang buong katawan, wala nang pag-asa doon. Except lang doon sa mga leaves. Ako na-experience ko, may mga leaves talaga siyang okay na naglagas from stem dahil sa impact ng lakas ng ulan. Yun, tumubo pa. Parang nag-propagate pa siya. Oh, kung lagas lang na ganun ha. Yung nadidetach siya dahil sa impact ng ulan. Ganun lang. At saka ang soil mix na ginagamit ko sa mga babies ko, yung ano lang, normal na soil mix na ginagamit ko dito sa mga succulents natin. At saka another one, pag ako yung sedum, aside sa sedum adolfi ngayon, yung sedum adolfi, makikita mo, may tupperware ako dyan, yun, sa likod nito, yan. Nilalagay ko na diretso dyan yung mga leaves. Kasi, medyo marami-rami ako, bugera na kay ko, marami-rami na tayong sedum adolfi. Nilalagay ko dun. Good thing, okay naman siya. Na lumalaki din siya. Tapos, yung iba naman, like mga K-pop, or mga Purple Delight, si Purple Delight, ano kasi ako dyan eh, ingat na ingat. Gusto ko kasi ng Purple Delight marami. So, yun. Ang ginagawa ko, ini-air propagate ko muna talaga bago ko nilalagay sa lupa. At saka, ang nilalagay ko sa lupa, yung may roots na. Oo, para kapit na kapit yung, para mabuhay talaga siya, I mean. Tapos, kung wala pang roots, tapos nadi-dead na yung leaves, yung mother leaves niya, wala siyang root. Tapos, malaki naman siya. Pwede na niyang itanim. Tapos, huwag kayong magdilig. After tanim nyo ha, ng mga babies na from aerial, pwede after 2 days, after 3 days. Kasi, possible niyan, baka basa-basa yung soil. So, ano, mabibigla siya. Oo, tapos yung ano niya, hindi natin alam na sa kakatanim-tanim natin, yung mga roots niya nasisira natin. Minsan, nadidetach dun sa stem niya, yung roots. So, possible niyan, malalanta din yan. So, magdilig kayo, or ako, nagdidilig ako ng babies na succulents kapag after 2 days na. So, then, pag naano ko na yan, nadiligan na din tomorrow, expose ko niyan sa morning sunlight. Oo, tapos yung pinakita ko sa inyo, expose na yun sa ano, sunlight talaga, full sun. Tapos, dito, oh,